Duke 390. Oh, cuma jerky-jerky siya. What's up, mga riders? Zen here from Rideset with us. And for today's vlog, ayun. Yesterday po ay nag-test po ako ng 2019 model KTM Duke 390. Yes. Sumagot lang po ako kasi nga po may test, free test ride po sa KTM Quezon Avenue. So ayun, for a few minutes na test ride, 15 minutes. Yes, 15 minutes lang po ang allocated time na pwede mo i-test ride ang unit. Any models po ang pwede. Just visit KTM Philippines Facebook page. So ayun, ito kahapon yung test ride namin. Alright, Duke. Ito yung Duke 390. Oh, jumajerky-jerky siya. Ayos. May orasan ka? Ah, mga 30. Dalirang kwan? Sige. Kusog mo birit. Kakiruj, busayin na. So first, yung engine niya, it has a, well, a lot of vloggers already made the review for this bike. It has an engine of 373cc. Pero, pasok na pasok po ito sa expressway kasi 400cc po yung nakalagay sa papel. At yun, nakagandahan niya. So, pasok pa rin siya sa expressway, which is yun ang medyo advantage ng KTM Duke 390. Kumpara sa mga counterpart nito na 300cc class. So naman sinasakyan ko yung Duke, I observe na pagka nasa low speed ka ay medyo jerky yung makina, kailangan niya ng gas. Kaya nangyari, panay gamit ko sa clutch, panay pihit ko sa clutch para lang hindi siya mag-jerk. Tumatalon-talon eh. So far sa height ko na 5'4". Yes, 5'4 lang po ako. I was able to manage the bike. Medyo tiptoe na po ako. And also, I was wearing some riding boots. Kayang-kaya naman at manageable naman yung bike. Although, pwede mo naman po itong babaan. Sabi sa kasa, is around 25 millimeters pwede po itong babaan. So, yun, medyo maganda-ganda yun pag hindi mo siya abot. So, nang akala ko, I thought na talaga mahirapan ako pagdating sa traffic kasi nga mataas nga siya, pero nung nandun na ako sa bike, yan, kayang-kaya naman pala. Madali lang din siya isingit, guys, kasi malit lang siya ng motor eh, unlike dito na yun, no? laking PCX. Tas yung side mirror niya is maganda, I mean kitang-kita mo yung likod, malaki din eh.
mataas nga lang. At yung power niya, yun, pagdating sa power, talaga mayroong ibubuga. I mean, for a 373cc engine, talagang torquey si Duke 390. Malakas talaga yung hatak niya. Ito, panoorin nyo itong video na to. O, diba? 0 to 70 lang for a few seconds only, diba? Galeng. Ganon katlupet si Duke. Pagdating sa 100 or plus, medyo mahina na siguro to, kasi nga single cylinder engine lang siya. Pero meron siya ibubuga. Hindi siya, hindi ka talaga bibiguin ni Duke. And yun ang naobserbahan ko. At during traffic times, yun, maririnig ko talaga yung exhaust fan niya na umaandar. Oh. At normal lang po yan sa mga big bikes. Ito, masasabi ko itong big bike eh. Normal lang po yan na medyo mainit. Talaga mainit sa hita. So yun ang review ko kay Duke 390. Ganda, di ba? So sulit pa rin siya kahit 2021 na. But I'm hoping, or baka meron na pong bagong model na ilalabas si KTM. And I hope na mare-resolve po yung mga issues nito. Kalimita kasi mga issues nito sa mga users, based from the users, yung hindi naman overheating, pero yung sensor niya palaging nag-display daw sa I'm not quite sure, but narinig ko lang po ito. May mga sensors po, yung oil sensor yata, palaging nagde-display sa nakalagi naka-display sa gauge niya sa panel. Mataas yung temperatura, pero itatabi mo lang siya at, you know, ipapatay mo lang siya mga ilang minuto, tapos balik na naman, ayos na. So I hope sa mga bagong model na lalabas ni Duke, sa ilalabas ni KTM, ay maayos na po. Okay mga riders, that's it for this short vlog. So I'd like to give a big shout out to KTM Philippines and KTM Quezon Avenue for giving me the chance na makatest ride si Duke 390. Personally, it's one of my dream bikes. Ang dami, no, dream bikes. Kasi ang una ko talagang gusto, KTM Duke 390 CB650, at yung pinaka last is the Kawasaki Z1000. Yan, yan talaga pinaka ultimate dream ko. Pero start muna tayo sa pababa muna tayo pa, punta pataas. Alright, so thank you mga riders for watching this short video. Once again, Spizan from Ride Safe Pinas, always saying safety starts with attitude. Salamat po.